The roots, kasi hindi lang naman siya sa pag-barbering. Nag-umpisa kami sa kalye, sa unang-una sa pagiging skater, skateboard, nasa kalye yan. Hanggang sa dumating na yung point na, ayun nga, ano lang kami, streets lang, tapos skate lang, kung saan-saan na nakakapunta, kung saan-saan na din, kung sino-sino na din yung mga nakakasalamuha na may mga gantong trip, gantong ginagawa na wala dito sa lugar namin, sa Victoria. Kaya The Roots yung naging pangalan ng barbershop. Ito yung magiging ugat para magkaroon ng gantong eksena dito sa lugar namin. Ngayon, nagpipiksi kami, nag-skateboard, madaming trip. Nag-start kami ni... Una, nasa inuman kami nila Kenneth. Ayan, sila David. Nasa inuman kami. Kaming tatlo nga lang yata yung nag-iinom noon last time. Hanggang sa biglang nasabi ni Kenneth na magupit na rin kaya tayo. Naisip ni Kenneth yon kasi may history na siya sa Slick Barbers. Yun yung aming mga parang iniidolo tapos gusto naming maging ganun. Kasi nga nasa streets yung culture nila. Kaya naisip ni Kenneth na maggupit kami. May history na rin siya, client siya ng... Nakita niya na rin sa Slick Barbers na kakaiba yung mga ginagawa nila. Hindi naman kakaiba, yung parabang wala dito sa lugar natin. Tapos, ayun nga, natuwa siya sa mga nakasama niya doon, na kapwa niya, kliyente. Habang nagpapagupit sila, kinekwento niya yung mga hindi niya kakilala. Hanggang sa, ayun nga, naisipan ni Kenneth na kaya niya, nagawa nila. Kaya din natin, di ba? Kinabukasan, nung ang hangover namin, ganito yung nangyari. Pinahanap ako ni Kenneth ng clipper. Tapos may nagpahiram naman. Shoutout nga pala kay Ate Lorraine Tope. Ayan, nagpahiram sa amin ng clipper. Hanggang sa nag-start na kami ni Kenneth. Unang gupit ko, natapos ako ng 2 hours to 3 hours. Ayan, ayun yung unang gupit ko. Tapos nagpapasalamat din ako doon kay Vincent Manalang, yun yung pinakang unang-una kong nagupitan. Si Kenneth, pagkatapos kong magupit, si Kenneth naman yung nagupit. Inabot din siya ng 3 hours. Pero solid yung experience namin na yun. Tapos from zero talaga, from zero, nag-start kami. Ayun nga, hiniram lang namin yung clipper. Tapos hanggang sa araw-araw na kaming nakatambay doon sa harap namin. Naghihintay kami ng mga magpapagupit. Nag-post kami sa Facebook na punta lang kayo dito sa amin, tiwala lang ang bayad. Ayan. Hanggang sa nakaka-atikhana kami ng mga gamit namin galing sa mga tip, yung mga naka-appreciate ng mga ginagawa namin. Since 2019, August, ako ang unang-unang apprentice ng The Roots. Ayun, na hikayat ako maggupit kasi naghahanap ako ng trabaho simula pagkabata ko kung anong gusto ng puso ko. Nasabi ko sa sarili ko, unti-unti. Sinubukan kong maggupit bilang pagsubok sa sarili at unti-unti sa pagmamahal ko, natutunan ko yung mga bagay na katangian ng barbero na maganda sa buhay, lalong-lalo sa yung gusto ko sa sarili ko, yung maging marespeto sa mga tao, sa mga nakasalamuha, makatulong sa tao. Kasi pagiging barbero, di mo kailangan makipagmataasan. Mas magandang maging mabait ka na lang, walang bayad. Yung makakatulong ka sa ginugupitan mo, sa pamamaraang paglalabas nila ng hinanaing habang ginugupitan mo sila, binibigyan importansya mo sila.
ano para sa akin yung barbering. Bali, siya yung naging way ko, escape route sa magulong kaisipan. Kasi ako yung tao na ano eh, hindi ako basta nakakapag-focus sa isang bagay. Masyadong may gagawin ako tapos hindi ko siya madalas hindi ko siya natatapos. Kahit tungkol sa trabaho, dun sa mga dati kong trabaho, pag may pinapagawa sa akin, hindi ko siya natatapos. Nagagawa ko siya sa umpisa pero hindi ko siya natatapos. Nung natutunan ko tong paggugupit, ito nga barbering. Ito yung naging way ko para magkaroon ako ng focus na pagka oras na tumayo na ako sa likod ng client, tapos sinuot ko na yung kapa, tinanong ko na yung tungkol dun sa gupit na gusto niya ipagupit. Pag na-analyze ko na yung ulo niya na ito yung igugupit ko sa kanya, dun na mag-uumpisa yung focus ko. Tanggal na yung sobrang daming gumugulo sa isipan ko. Umpisa ng gupitan, focus na ako sa gupit. Yun lahat ng natutunan ko doon sa mga mentor ko, sa pinapanood ko sa YouTube, tsaka doon sa mga uncle namin, sa Sleek, sa STSC, pinapanood ko kung paano sila maggupit. Tapos yung tinuturo sa akin ni Kug, tsaka ni Jet, i-apply ko na siya ngayon doon sa paggugupit ko. Yun, ayun na yung nagiging way ko para makapag-focus na dati wala ko sa pagpo-focus. Kasi hindi pa Daruts talaga yung pangalan namin dun sa paggugupit namin eh. Ang pangalan pa namin noon, BTC, Vape Tattoo Cut sa harap ng bahay namin. Nagtitinda kami ng juice ng vape, tapos nagtatattoo ako, tas si Kenneth, pag may tattoo ako, siya yung nagugupit. Ayun, tas hanggang sa dumadami na yung mga tambay na mga tropa na nagbe-vape, waiting sila habang may ginugupitan pa si Ken, ako. Naisip na namin na ni Kenneth, ni David, na magtayo na kami ng shop. Tapos, napili namin lugar sa pila kasi dun yung start ng pagiging street. Batang street kami nun, batang kali kami dun sa pila, batang plaza. Dun kami nag-i-escape, nagbabike. Madaming trip sa pila nung mga panahon yun eh. Hanggang sa, ayun nga, doon kami nakakuha ng pwesto sa kapatid nung isang tropa. Tapos na-establish na namin yung shop na ganito. Lalong maraming nagtiwala sa amin noon. Nung nagkaroon na kami ng shop. Kung mga tropa na malalayo, tapos napunta doon sa amin. Ayun yung mga nagbibigay sa amin ng energy para ipagpatuloy palalo yung sa paggugupit. Tapos ayun nga. Ayun, kaya napamahal ako sa paggugupit. Gawa din ng mga nakakasama ko, lalo-lalo na sa mga nagbigay sa akin ng gantong oportunidad. Nagpapasalamat ako sa kanila. Kay Kenneth, kay David, at kay Kukug. Sila ang dahilan. Unti-unti ko lang inaral, minahal, paunti-unti. Makikita mo rin yung sagot eh. Kung ba't ka nagtitigil, ba't ka lumalaban, magiging makabuluhan din. Sa community, di ka manghihinayang. Kasi lahat kami dito, gusto namin mapabuti, mapaangat. Di yung may stuck ka lang sa sinasabi nating na sistema. Okay, next. Ginagawa namang namin na gupit. Mapipil nung client namin na talagang pinagbuhusan namin ng oras para magawa namin yung crop na yun. Bilang craftsman, iniaalay namin yun. Sa iba, sinasabi nila na mahal ang aming gupit. Pero hanggang salita lang sila. Hindi pa nila talaga nasusubukan yung kung paano kami gumawa. Pero siguro kung masusubukan nila, doon nila malalaman na kung paano namin pagbuhusan ng oras, panahon, para mabuo yun. Tinigil ko na yung pagtatrabaho ko. Nag-focus na ako sa paggugupit. Kasi dito ko nalaman na, ayun nga, yung sinabi ko kanina, yung tungkol sa pagpo-focus, dito ko siya nahanap. Tsaka, goods kasi yung mga kasama eh. Parang isang tambayan lang kayo na kumikita kayo. Hindi siya trabaho. Hindi siya trabaho na may boss ka. Kung tutusan, hindi talaga siya trabaho. Walang 13 month, ganun. Alis yun. Kanya-kanyang build up ng client,
Tsaka, ayun nga, pagpapaano sa sarili, pagpapaunlad ng sarili, matututunan mo dun sa mga kasama mo. Kasi bawat mangyayari sa'yo, kukonsulta ka sa kanila ng ganito, ganun, magpapayo sila. Ayun, tapos dun naman sa mga client na nagpapagupit, yung masasabi sa'yo nung mentor mo, tapos pag may nagtanong sa'yo, masasabi mo din sa kanya. Bukod kasi dun, hindi lang kasi yung ganda din ng gupit yung ano eh, yung minsan ibinabalik ng mga client, yung kung paano mo din sila kausapin. Ako kasi wala talaga akong ano, wala akong barbero talaga nung nagpapagupit ako kung san-san lang. Tapos pag may nagustuhan akong ano, nauulitan ko ng 2 beses, ganun. Wala talaga, sobrang hirap maghanap ng magugupit sa'yo, sa totoo lang, na hindi mo babalik-balik ha. Pag nakita mo na yung barbero na dun gumanda yung itsura mo, ganun, parang siya na yung gusto mong balikan din talaga. Tsaka habang tumatagal, proseso kasi yun eh. Unang gupit, pangalawang gupit, pangatlong gupit, paganda ng paganda yung gupit sa'yo, na habang nasasa ulo mo, habang nasasa ulo niya yung ulo mo, mas paganda ng paganda yung gupit niya sa'yo. Kaya mas maganda talaga maghanap tayong lahat ng barbero na gugupit sa atin. Tapos ayun nga, lifetime commitment ang paggugupit. Tsaka yung pagpapagupit mo sa kanya, lifetime commitment din. Kasi once na nahanap mo na siya, parang ayaw mo na kasi magpagupit sa iba eh. Sa kanya na lang, kasi siya na yung nakasa ulo sa ulo mo. Doon naman sa mga aspiring barber na hindi pa talaga nagugupit pero gusto nilang pasukin yung gantong kultura. Ano, yung mga magsasabi sa inyo ng negatibo, gawin yung gasolina para mas mapangat pa yung sarili nyo sa kung ito talaga yung nagustuhan yung pasukin. Kasi ayun nga, sabi nga nila, mababa nga daw na klase yung pagiging barbero, na napakadami naman talaga nagsasabi. Lalo kung manliligaw ka ng babae, tapos sasabihin sa'yo nung magulang, barbero ka lang, tapos may kasabay kang nanliligaw na businessman, ganun. Hindi, ngayon nasasabi ko, opo, barbero po ako, barbero ako ng The Roots. Huwag kayong matatakot sa sasabihin ng ibang tao, basta masaya lang tayo sa ginagawa natin. Oo, sa una, mahirap. Darating din yung time na masasabi mo sa sarili mo na worth it yung pagod mo simula sa umpisa hanggang sa makamit mo yung mga gusto mo. Kasabayan ko naman sa kulturang ito, sa barbering, nagbumula sa barbero ng The Roots. Respeto sa nauna, suporta sa kasabay. Yun lang. Ito, para sa mga aspiring barber na gustong matuto, gustong pumasok sa amin. Kailangan nyo lang tatagan, tibayan. May mga oras na kailangan mong sabihin sa sarili mo, talagang kailangan, okay. Kasi dadating talaga yung oras na sasabihin mo, parang wala. Pero hindi, mali yung mindset na ganun. Kailangan mo lang gumawa ng gumawa hanggang sa mapapansin mo sa sarili mo na ito pala yung napupuntahan ng ginagawa ko. Yeah. Ito pala yung resulta ng ginagawa ko. Kaya yun lang yung word na mabibitawan ko. Gawa lang ng gawa para sa mga aspiring barber. Walang katapos ang pag-aaral. May mong mindset mo, lagi nga mindset, may bagong gupit na uuso, kailangan pag iginupit mo yon, isa ka sa may pinakamagandang yun kung hindi mo man siya check na check. Kasi iba-iba naman talaga yung hair type, head shape ng buhok. Kailangan nating ibagay doon sa client na yon. Ngayon, kung aspiring barber ka, kailangan aralin mo nang mabuti yung ulo niya. Ulo. Mm-hmm. Hindi dapat madismaya ka na unang gupit mo, pangit ng gupit mo, tapos parang ayaw mo na. No. Hindi, tuloy lang sa pag-aaral. Makakukuha din yun, mache-check lang yun. Hindi naman ang pagiging barbering, ipinanganak na marunong ka maggupit eh. Inaaral natin hanggang ngayon. Maraming salamat dun sa mga dating patrons namin na hanggang ngayon, simula una hanggang huli, at sa mga bago at sa mga dadating pa. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga pundasyon. One love sa mga pundasyon, sa mga... Thank you sa lahat ng na-inspired namin at... Nag-inspired sa amin dito sa kulturang ito. Thank you. Shoutout nga pala sa co-barber namin na taga Macau, si David, napa-abroad na, tsaka si Kenneth, na naglalayag pa rin siya. Babalik sila dito, yung mga patrons dyan na sila yung inaantay, babalik sila dito. Babalik kayo. Antayin nyo lang.
Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you. Barber John Ryan Baldemor. Yeah, kakapit.